Ikaw ba ay nakakaranas ng mga harassment sa mga loan application na inutangan mo? May mga death threat ka na bang natatanggap? Pinost ka na ba sa Facebook? Ginawan ka na ba ng GC? Tinawagan na ba yung mga contact reference mo? Nako, kung yan yung mga na-experience mo, dapat mo na i-report yung loan application na yon. So hello everyone! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, aalamin natin guys kung paano mag-report ng ating mga reklamo about sa pangaharas sa ng mga loan application na inutangan natin. Kaya kung ikaw dyan ay sagad na hindi mo na kinakaya yung pangaharas sa'yo, panoorin mo tong video na to kasi dito idedetalye ko sa inyo kung paano yung step-by-step process ng pag-report sa SEC ng mga loan application na yan. Pero bago yun guys, kung hindi ka pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel at gusto mong manalo sa aking pag-GCash giveaway kasi weekly po yung ating papremyo, huwag mo kalimutang mag-subscribe, i-like itong video na to at mag-iwan ka ng comment dyan sa comment section. So, i-comment mo dyan guys kung ikaw ay isa sa mga nakakaranas ng harassment at sabihin mo dyan sa comment section kung anong loan application yun. Para at least, yung mga bago pala makakapanood ng video na to is maiiwasan yung mga loan application na yun. And ito nga guys, no, aalamin natin dito sa vlog na to kung paano i-report sa SEC or Securities and Exchange Commission yung mga abusadong OLA na yan. Kaya kung interesado ka na malaman kung paano, so keep on watching. So disclaimer, no, hindi po ako financial advisor at hindi rin po ako kagalingan sa mga batas-batas na yan about sa mga loan, sa mga utang. So dito guys, nag-share lamang po ako guys ng konti kong idea dahil po ako'y katulad nyo rin na mangungutang, isang borrower din po ako. And dito guys, sa mga experience ko, isi-share ko lamang to sa inyo para at least makatulong kahit papano. Ayan nga guys, no, kung ikaw dyan ay nakakaranas ng harassment, ng text blast, mga death threat, pag-post sa Facebook, at kung ano-ano pa guys at gusto mo na siyang i-report at sagad ka na, ito po yung step-by-step process, no? So ito guys is isang way para ma-report nyo yung abusadong OLA na yun. Pero hindi po porket nag-report kayo ngayon is agad-agad po ma-actionan yung inyong complaint. May process pa po dyan at hindi agad-agad ma-actionan or maipapasara or mako-close yung loan mo dun sa isang loan application na yun. So ito guys is filing a complaint pa lamang. So hindi ka muna dito guys dederecho kay SEC or sa Securities and Exchange Commission. So, try mo munang i-reach out yung loan application na in-applyan mo. May mga customer service naman sila guys. Pwede ka munang pumunta doon, i-chat mo sila. Halimbawa, may mga agents na kung ano-ano yung mga sinasabi sa'yo or pinost ka na sa Facebook. Pwede mo guys, i-screenshot lahat ng yun. Huwag kang mag-delete guys. I-screenshot mo lahat yun para may proof ka, para may laban ka. And then, isend mo sa kanilang customer service. Kasi, malay mo guys, yung agent lang pala yung may gawa at hindi alam nung company nila. So, mas maganda na pumunta ka muna sa kanilang service hotline or customer service. And then, mag-antay ka po na mag-response sila. Kung ilang araw na nawala pa rin silang response, o hindi pa rin na-actionan yung iyong complaint, o hindi ka pa rin nire-replyan ng kanilang customer service, nako, i-screenshot mo rin yun guys, na wala talaga silang reply sa'yo, na hindi ka talaga pinansin ng kanilang customer service. And then, yun pa lang yung time na pwede ka lang pumunta kay SEC. Which is, ito nga po yung link ni SEC. Ilalagay ko po dyan sa comment section para i-click nyo na lang yun guys at mag-direct kayo sa website nila. Pero kung hindi nyo man makita yung link na yan at hindi man gumana, pwede kayong pumunta sa www.sec.gov.ph. And then, doon din guys, nakalagay itong mga step-by-step process na to. Kung hindi man kayo malinawan dito sa paliwanag ko at medyo magulo, pwede nyo puntahan yun guys, panuorin nyo. Meron sila doon video clip na pinapaliwanag kung paano mag-complain kapag nakakaranas kayo ng harassment sa isang loan application. So yun guys, after mo ma-screenshot yung pag-reach out mo kay customer service ng loan application na yun, kailangan mo din pong i-screenshot yung inyong loan contract or yung inyong loan agreement na nakadetalye doon kung magkano yung inutang mo, kung magkano yung interest at kung kailan mo babayaran. At kailangan din po ng proof ng mga text sa'yo ng mga agent yung pag-post sa'yo. So i-screenshot mo lahat yun bilang ebidensya. And then after nun guys, pwede mo na pong i-print lahat ng screenshot mo, lahat ng ebidensya mo. And then pwede kang mag-walk-in sa kanila. Doon po sa kanilang website, meron po doong address kung anong araw sila available. So Monday to Thursday, from 8 a.m. to 4 p.m. sila available guys. Kung hindi ka naman po makakapag-walk-in, pwede ka rin pong mag-email sa kanila.
nila. And then, via Google Form. So, fill upan mo yung mga yan. And then, yung mga screenshot mo, isave mo kasi yan yung ipapasa mo sa Google Forms. So, after ng step nun, guys, kung ikaw man ay makapag-walk-in, makapag-email, or makapag-via Google Forms, so, lahat po na ipinasa mo na documents na proof or ebidensya, yun po ay i-evaluate pa kung talagang legit at kung talagang makatotohanan yung inireklamo mo. At yun din po yung time na i-reach out ng SEC yung company na yun or yung OLA na yun. So, mag-aante pa tayo ng ilang days or sabihin nila yung side nila and then saka i-evaluate din yung reason nila behind those complaints. At kung napatunayan po yung complaint nila about dun sa financing or lending company na yun, na kung sila po ay papatawan ng penalty or pwede nang ma-revoke yung kanilang license to operate. Katulad nga po nung nangyari sa Copperstone Lending Corporation, di ba ga? Na-revoke yung kanilang license. So yun guys, kapag nag-complain tayo at napatunayan na totoo yung ating mga reklamo, yun, may chance na na ma-revoke yung kanilang license to operate. So yun guys, yung step-by-step process kung gusto mong magreklamo sa mga pangharas na nararanasan mo ngayon. So kung kayo guys is may alam pa na way kung paano magreklamo, eh pwede nyo po dyang i-share sa comment section kasi ito guys is sa SEC lamang. Kung may alam pa kayo ng mas mabilis na way or paraan para sila ay maireklamo yung mga ganyang abusadong OLA, kindly share yan sa comment section. Para at least kapag nabasa nung mga naka-experience na rin ng harassment, is magkakaroon sila ng idea about dito. So yan lang guys yung vlog natin for today. So sana nagkaroon kayo ng konting idea about sa proseso ng pagpapasa ng complaint nyo sa isang loan application. So sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa aking YouTube channel na ako, pakiclick na po yung subscribe button. I-on nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa ganitong usapan and lalo na sa mga bagong naglalabasan ngayon na loan application. So bye-bye na muna for now guys. See you on my next vlog.